Okay, breaking news, and I'm really excited to share this one. JENEL LAUSA, I'm back and I am brave. JENEL LAUSA, balik na po sa mixed martial arts. At pag-usapan natin yung balita na yan. I'm very excited for JENEL LAUSA. Congratulations. Alam mo, kala ko sa boxing ka, sunod na lalaban, nagtitraining ka pa sa MP Highland, nag-sparring ka pa kay Wonderboy at saka ibang mga boksingero. Biglang ito, announcement with Brave Combat Federation. But I'm sure this is a better deal for you. So congrats, pare. Pag-usapan nga natin kung kailan ba ang sunod na laban at ano talaga yung pakiramdam ko dito sa pagsay niya sa Brave Combat Federation. Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Sa boxing po, ito pong si JENEL LAUSA ay undefeated. Ang record niya ay 10 wins with no defeat and 1 draw. Ipapakita ko lang sa inyo yung record. At sasabihin ko sa inyo yung journey niya lately sa boxing. Kasi alam mo, sunod-sunod ko na-cover yung, ano niya, yung laban niya sa boxing lately. At akala ko tuloy-tuloy na sa boxing. But here we go, ha. Since 2018 to 2019 or 20, puro boxing po ang kanyang nilalabanan. Nilabanan si Junriel Ramonal, Rolly Lino, Angelito Merin, Carlos Lopez. Yan po yung mga huling laban. Yung kay Carlos Lopez, doon niya nakuha yung GBO. Ngayon, sa MMA naman, pakita ko lang din sa inyo, ito yung share dog. Kasi pag MMA, may topology, may share dog po yung kanilang mga... Yan po yung record niya sa MMA. 7 wins, 5 losses, at yung huling laban niya was 2018. And UFC po, naka-apat na laban siya sa UFC, and then tinalo rin niya rin yung ano, yung si Crisanto Pitungge, team lakay ito, at naging champion siya ng PXC. So I'm very excited. Not surprised kasi sinabi naman niya before na kung saan yung opportunity na maganda. He wanted to be a boxing champion, pero syempre kung saan naman talaga yung magandang opportunity para sa isang fighter katulad niya na sikat siya sa MMA. In fact, mas sikat pa yata siya sa MMA, you know? So, but here's the press release that we received, and we already posted it on Powcast Sports website. At ito ay galing mismo sa PR company ng Brave Combat Federation. Basahin ko lang na mabilis, ha? JENEL LAUSA resume mixed martial arts career with Brave Combat Federation. Brave Combat Federation, the fastest growing mixed martial arts organization in the world, has further bolstered its burgeoning roster of top class athletes with the acquisition of Filipino sensation JENEL "The Demolition" LAUSA. He joins the promotion list of outstanding mixed martial artists by signing an exclusive multi-bout contract. So yan po yung detalye ng kontrata niya, ito yung feature niya. I'm very, very excited. Sabi niya, ha, coming back to mixed martial arts is really something that I look forward and I'm very grateful for this opportunity and I value the trust that Brave Combat Federation has given me and I am excited to represent my country once again on the global stage of mixed martial arts and it is with great pride that my return to the sport will take place under the banner of Brave CF. Yan po ang sabi ni JENEL LAUSA. Ito yung picture niya sa Tiger City Gym. And they're 32 years old na po at sinabi ko na yung record kanila at yung mga accomplishment niya. Gusto ko rin basahin sa inyo yung sa kanyang Facebook. Sabi niya, I've been missing MMA cage for too long. I'm so excited to share that I'm joining Brave Combat Federation, the fastest growing mixed martial arts organization. And he said, thanks to His Highness Sheikh Khaled bin Hamad Al Khalifa and Mohammed Shahid for the opportunity. I'm back and I'm brave. Yan ang kanyang statement sa kanyang social media account. So, what can we take from this? Ano? I know in the past, itong si JENEL LAUSA has been looking for manager promotion to give him fights in boxing. I don't know exactly what happened. I thought he has a promotion or a management. But he doesn't, hindi pa rin siya nakakuha ng laban. So maybe this is a better opportunity. And I think, you know,
kailangan din ng Brave Combat Federation na mag-sign ng isang kilalang Filipino fighter dahil nawala sa kanila si Stephen Loman, si Jeremy Pakati wala na rin sa Team Lakay. So they needed the Filipino fighters to fill in that Filipino spots, you know, to represent Philippines in the global stage. Of course, nandiyan pa rin yung ating isa pang idol, si Gab D, no? Gab D at saka si JENEL LAUSA na sa Brave Combat Federation. So flyweight siya, flyweight naman ito si ano, si JENEL LAUSA. Ang flyweight yata sa MMA iba eh, 135 yata or 130 ang flyweight eh. Double check ka, flyweight MMA. Wait. Kasi iba 'yun eh. 125 yata eh. Yeah, 125 pounds. So featherweight sa boxing. So yan, excited na ako. Ano masasabi niyo dito sa pagbabalik ni JENEL LAUSA sa MMA, sa Brave Combat Federation? Ako, I'm very excited. Looking forward to his first fight sa Brave Combat Federation. Good luck and make the Philippines proud. Itaas mo ang bandila ng Pilipinas. Salamat bro. And comment lang. Show your support to our undefeated boxer, GBO champion, PXC champion, at PBF champion, and now Brave Combat Federation fighter. And mali mo, maging champion din siya dyan. Good luck. Comment nyo lang po.